Hello guys, welcome back. Meron ako ipapakita sa inyo, i-share ko sa inyo itong aking nabiling laruan. So, bali nabili ko to sa isang reseller. Collection niya siguro to. At i-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo. Bali ito, bali KO lang siya. Pero ayos naman yung quality niya. So kaya nakuha ko siya ng medyo mababa yung price niya. So ito guys, tingnan natin. Nakita ko lang siya sa group. At ayun nga. Maganda naman siya sa picture. So tingnan natin ng actual kung talaga maganda din yung mga quality. Quality ng mga KO na tinatawag. Yung ibang term, tinatawag nila bootleg. Tapos yung ibang term naman na ginagamit dito yung KO, knock-off. So, ibig sabihin hindi siya authentic, hindi siya original. Pero titingnan natin kung maganda rin yung quality. Ito guys, si Kririn. Bali yun nga, siya, KO. Pero kung makikita nyo guys, maganda rin yung pagkakagawa sa kanya. Maganda rin yung may details. Ayan guys, oh. Kumbaga, pulido din yung pagkakagawa sa kanya eh. Maayos din. Para din siyang authentic, pero ano nga to guys, KO. Sabi nga nung nagbenta sa akin, yung nakalagay dun sa post niya, high quality. High quality knock-off. Kasi kung mapapansin nyo yung ano niya, yung pinaka katawan niya, tsaka itong ano, pagkakapintura sa kanya, maganda guys, oh. Para siyang hindi siya smooth katulad ng mga grandista o mga master legs na ano. Maganda tong si Kririn ng pagkakagawa. Kahit na KO siya, para rin siyang authentic guys. Maganda to si Kririn guys, oh. So yan, isinan natin kung nakakatayo siya ng solo. Medyo yun nga lang, pataob. So ang gagawin ko siguro, lalagyan ko na lang ng ano, kasi maano siya, gumaganon siya, oh. So siguro lalagyan ko na lang ng ano dito, ng adhesive tape dito sa unahan, dun sa tip ng ano niya, para hindi siya tumungo ganon, makatayo siya ng ayos. Para makatayo siya, nilagyan ko lang muna ng ruler para tingnan natin. Ayan, makatayo siya ngayon kasi nga knock-off itong nabili ko dahil mababa lang yung price niya. So ayan, ganyan yung disadvantage sa mga knock-off. Kahit bootleg siya, hindi siya authentic, maganda yung pagkakagawa sa kanya. So ito naman guys, ito naman yung isa kong papakita sa inyo. Ito, bali doon ko rin sa kanya nabili. Bali tatlo itong binili ko sa kanya eh. So bali ano rin siya. KO din siya. Kumbaga bootleg din. Hindi siya authentic. So KO nga, high quality. Suppose niya HQ. KO, so ibig sabihin high quality knock-off. So yun guys, ito yung si Vegeta. Maganda rin siya guys. Ayos din yung ano niya, ayos din yung quality ng pagkakagawa sa kanya, oh. Ayun, makikita nyo, oh. Hindi siya yung texture ng damit niya, hindi katulad ng kay Kririn. Ito mga parang grandista na smooth din. Pero maganda yung ano niya, maganda yung quality niya. Hindi katulad kasi nung ibang bootleg na nakikita ko sa picture, medyo kasi maputla. Tapos medyo makintab. Pero ito maganda yung ano niya, texture niya, oh. Tsaka hindi siya yung mukha niya, hindi siya yung maputla na makintab. Kasi nga maganda yung pagkakagawa din sa kanya, yung details. Meron lang siyang ano rito,
ano ba to? Paint mark, pero maganda. Ayun nga pala guys, ito. Ito siya, may stand. So ito yung ano niya. Ito yung stand niya. So titingnan ko. So tsaka yung buhok niya, maganda yung maganda din yung pagkakagawa dito. Maganda yung details niya. Ayan. So mura ko lang din na kasi kung mura ko lang din na kuha to. Kasi kung yung original nito na authentic na ano, medyo mataas yung price niya, kaya ito nakita ko siya sa picture. At na yun nga, napansin ko medyo maganda yung pagkagawa sa kanya. Sa picture maganda yung ano niya, maganda yung picture niya kaya sinubo na isip ko, subukan kong umorder. So yun guys, so maganda, maganda yung quality nito. Ititingnan natin dito sa stand kasi meron siyang kasamang stand eh. So ayan guys, ito. Ayan si Vegeta. So ayan yung pinaka base niya guys, maganda. Maganda yung ano niya. SSJ. Yung kasing tinitingnan ko nito, gusto kong bilhin yung base lang eh. Yung itim yung buhok niya. Kaso nga medyo mataas pa. So sabi ko, pag may budget na tsaka ako siya bibili. So ayan guys, syempre kung nandiyan si Vegeta, syempre ito yung ating isang ano. Sabi nga sa inyo, tatlo sila. So, ito. Ito naman ngayon si... Ayan. So, ayan guys. Ito si SSJ Goku. So, ayan guys. Maganda rin yung ano nito. Yung detalye niya. Tapos, itong sa likod niya, ayan o. Oh, naka, ano siya, naka... nakaukit, hindi katulad nung sa mga Master Lies o Grandista na parang sticker lang siya. Ito maganda, nakaukit siya oh. At saka nga ito, hindi siya ano, medyo dark yung kulay niya, hindi yung ibang mga bootleg na o yung mga KO, yung knockoff na tinatawag na ano siya maputla tsaka makintab. Ito maganda yung pagkakagawa din sa kanya kahit hindi siya ano, hindi siya authentic, kahit knock-off lang siya, KO or bootleg, pero maganda guys, maganda yung pagkakagawa sa kanya, pati yung details maganda rin, maganda rin siya. Ayan o. Tapos ito nga, meron din siyang base. Ayan o, ito yung sa paa niya. Ayan. So ilalagay natin siya dun sa kanyang base. So guys, bali ito nga yung base niya. Ayan, meron din siyang Dragon Ball. So ilagay natin guys. So ito, maganda rin yung base niya eh. So ayan, fit na fit lang siya dito. Ayan. So ayan guys, ito yung ano niya oh. Maganda, maganda rin yung ano niya, details niya dito sa base. So ayan, usually kaya yung mga original, yung mga authentic, meron siya mga markings dito sa paa. Ayan, kung dito or dito. At saka ito nga, wala siyang marking dito sa ilalim. Kasi usually meron siyang marking dito na ano, made in China or ano. Kung saan siya gawa. So usually made in China naman yung mga authentic na Dragon Ball na mga figure. So ayan guys, ito bootleg lang siya pero maganda. Halos kasing ganda rin ng mga authentic na mga Dragon Ball. So ayan guys, ito na yung tatlong ano, ito yung aking idadagdag sa aking collection. Ayan guys oh. At, hindi siya halatang ano, knock-off. Kasi nga high quality, kasi meron ding mga knock-off na kumbaga pagkakagawa, parang low quality ba? Low quality yung pagkakagawa sa kanya. Ito naman siya, maganda yung pagkakagawa, maganda yung pagkaka-copy niya. So
So yun guys, ito yung aking idadagdag dun sa aking collection. Di-display ko na dun sa aking glass cabinet. Sana nagustuhan nyo yung ating video ngayon at yun, hanggang sa susunod na video guys. God bless and be safe.